Napakabuti ng Diyos. We are on the last month of the year. Sobrang excited ako na matapos tong taon na to kasi ibig sabihin nun, mga covenant na ang CRO at last. It's only by the grace of God, no? Last week, salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Joseph Pilejo at sa mga kasama niya na nag-encourage sa atin. Napakaganda ng mensahe na narinig natin in view of our walk with the Lord for the past 3 years na magkakasama tayo together. Hindi ako nagkakamali, 2019, no? 19, 20, 21, 22, 3 years na nga nakasama ang ARBC. And since 2017 na nag-establish or nag-start ang outreach ng CRO. Tama ba? 2017. No. Ayun, so the Lord has been faithful to us. He's been strengthening us and siya talaga yung may kakayanan lamang na magpanatili sa atin. So excited ako na makasama kayo next year ulit sa isa ng ganap na iglesia. Nakaka-excite and at the same time nakaka-humble and nakakatakot. No, sapagkat nakaka-excite kasi syempre tagal nating inasam na magpartake ng Lord's Supper, sa baptism, yung mga sacraments at yung mga ordinances na ginagawa ng Panginoon. Nakakatakot sapagkat ito ay isang napaka seryosong bagay na maging parte ng katawan ni Kristo. At yun, nakakatuwa kasi yun nga, ganap na tayong iglesia. So ngayon po, kasama po nito yung mga pag-aaral natin, inaaral po natin yung salita ng Diyos in view of marriage or yung romantic pursuance of yung relationship, no? At nasa fourth installment na po tayo, nasa tawag dito pang-apat na tanong na tayo nasasagutin. So tinanong, sinagot na natin yung ibang questions, yung what is the meaning of love? It is romantic love, yung sa marriage, in view of marriage, it is romantic love plus care for the other person equals marriage, equals romance. Sinagot din natin yung who, the person to love. Non-negotiable ay yung kailangan kapanalig natin sa pananampalataya. May kumakalat na dating video ni Eli Soriano, nung siya'y nabubuhay pa, may nagtanong na dati siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo at sinabi niya, tama po ba na ano na wag makipag-asawa o relasyon sa hindi ka panalig. Kasi ang nangyari daw ay na excommunica ng Iglesia ni Cristo kasi mahigpit sila doon. Sabi ni Eri Soriano, mali yun kasi sabi ng Biblia, love one another, love your enemy. Eh, paano yun? Kailangan mahalin mo. So, pakasalan mo. So, medyo mababaw. Maraming pa siyang kinote na verses na sinasabi niya, hindi mali na asawahin yung hindi mananampalataya kasi yung sa pamatok, yung pamatok daw noon ay yung pananampalataya. Eh di kung Katoliko siya, ikaw Iglesia, eh di wag mong sambahin yung sinasamba niya, pero sa marriage magsama kayo kasi sabi daw ni Pablo, kapag ikaw ay nakasal sa isang hindi mananampalataya, okay lang. Huwag kang makipaghiwalay sa kanya. So jumbled yung understanding at twisted din, no? Pero malinaw sinasabi ng salita ng Diyos in the context of do not be unequally yoked with an unbeliever. Isa sa mga context nun ay yung sa business endeavors. Eh sa business nga, huwag ka makipamatok. Ano pa kaya yung kasama mo araw-araw? Diba? Walang pagsasamahan ng kadiliman at kaliwanagan. Eh pastor, paano nga yung sinabi ni Pablo na kapag ikaw ay may asawang hindi mananampalataya, mamuhay ka ng may pagpapasakop at upang hindi man siya maniwala sa mga salita mo, sa iyong aksyon naman siya'y makilala sa Diyos. Yun po, ang kaso po ngayon, pagpapakita na kung ikaw ay hindi mananampalataya, nakapangasawa ka rin ng hindi mananampalataya, and then you came to faith, na-save ka, hindi ibig sabihin nun, hiwalayan mo yung asawa mo. Hindi. Nandun yung blessing ng Diyos na kaparaanan niya na naligtas ka, na maaari ding maligtas ang iyong asawa. Hindi yun para sadyain. O, i-Christianin ko naman
yung partner ko o yung aking kasintahan. Hindi po tama yon. Malinaw po ang salita ng Diyos. And then sinagot din natin yung why, reason to love. Bakit tayo magmamahal? O bakit tayo magpo-pursue ng marriage? Pinag-usapan po doon yung mga kadahilanan ng procreation, preservation of purity, at marami pang iba na na-discuss natin. So, sinagot natin what, who, why. And today, we're going to answer the question when, or the time to love, or the time to get married, or to pursue marriage. So, bago ang lahat, tayo po yung mukha, tayo mananalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon. Salamat sa mga prinsipyong ito na aming pong matututunan patungkol sa pag-aasawa, patungkol sa pag-pursue ng romantic love. Lord, importante ito sa amin, Panginoon, sapagkat isa to sa mga bagay na pinagdadaanan ng mga tao, Panginoon, ang pagbubuo ng pamilya. And as we are people, uphold the sanctity of marriage, important, Panginoon, at dapat lamang na pag-aralan namin ito, hindi para sa kung ano pang dahilan, kundi upang masunod namin ang iyong salita. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Hindi namin sinasabi na mas magaling kami, mas malinis kami, mas marunong kami sa mga hindi nakakaintindi nito o sa iba ang stand patungkol dito, Panginoon. Pero Lord, nagpapakumbaba kami dahil salita mo ang standard, Panginoon. Hindi yung mga opinion namin, hindi yung kultura sa paligid namin, hindi yung mga personal preferences namin. Kaya Panginoon, dalangin namin, hubugin mo yung puso namin, Panginoon, na tumalima sa iyong salita, sa mga prinsipyong ito sa pag-aasawa. Salamat o Diyos, patuloy na bigyan kami ng kawaliwanagan ng pag-iisip ng iyong pumbal na Espiritu. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun po. So, the question is, when the time, kailan yung panahon na tayo iibig o magpo-pursue ng marriage? Makita po natin dito the single answer to the unmarried. The question is, when should I pursue love? It is not measured by expected specific age. Hindi siya na-measure ng isang edad lamang o merong edad na tawag dito, preference. Walang sagot na naiisa dyan. Ngunit, kailangan natin tignan yung prinsipyo. Hindi ibig sabihin na walang age na preference, kapag ikaw ay 8 taong gulang, pwede ka na mag-asawa. ano po yun? Kinakailangan ng wisdom. So, makita natin dito, sa recent statistics, by country, ang lowest average ng yung marrying age is 19. So, makita natin na hindi na minor de edad. Adult na. Young adult. 19 years old. 18 kasi yung age ng yung meron ka ng sariling disposition o yung consent mo sa sarili mo na. So, dito 19 years old and highest average is 34. So, sino dito yung nasa 34 years old na? Above. 34 above. Taas ang kamay. Ako, 38 na ako eh, no? Late na ako nag-asawa. 30... Abib, anong oras? Anong oras? Anong age tayo nag-asawa? 36? You were 36, I was 37. Tama? Ah, 35 tayo parehas. Okay. Nung kinasal. So, 35. So, ito, 34. Na-late na ako ng isang taon. Medyo late bloomer kasi ako. Hindi yun. So, if you're not yet 34, don't panic. Okay? Nasa average pa yan. So, 19 to 34. At the same time, hindi ito naman yung basihan lang natin, yung range na to. Pero, makita natin dito, measured when there is a sense of consciousness. Meron ng, hindi lang kaalaman, hindi lang knowledge, pero may kamulatan. Conscious ka na sa marrying age. Ngayon, kung hindi ka pa conscious doon, wag muna, no? Hindi yun wise. Hindi ito consciousness regarding sexuality, ah. Iba yun. Maraming bata pa lang, buhay na ang kaisipan sa sexualidad o sa ginagawa ng mag-asawa. Hindi porket minor de edad, ganun na, mag-asawa ka na. Sinabi naman sa Biblia, rather mag-burn ka sa passion mo at magkasala, mag-asawa na lang. 16 anyos pa lang, nag-aaral pa. Ang kailangan nun, discipline. Kailangan maturuan. No?
So, basahin natin yung sinasabi sa LBCF chapter 25 of marriage, sa chapter 3, paragraph 3. It is lawful for all sorts of people to marry who are able with judgment to give their consent. So, yung prinsipyo dito ay yung may kakayanan na magbigay ng consent. Hindi napipilitan, kaya hindi tayo naniniwala sa pedophilia na pumapasok sa relationship yung mga bata or ina-abuse yung fixed marriages ng mga bata. Hindi tayo naniniwala doon. That's unbiblical. Hindi tama yon, no? So everyone who is able to give rational consent may marry. Yung kaya na niyang, may consciousness siya na magbigay ng consent niya, na hindi siya napipilitan, hindi siya napipwersa, at gusto niyang mag-asawa. So, makita natin sa Hebrews 13 verse 4, yung prinsipyo po dito, basahin po natin, no? Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. For God will judge sexually immoral and adulterous. Makita natin dito yung idea sa LBCF na yung anyone among all, yung idea na kung sino man yung all sorts of people may marry. Kahit sino yan, anumang race, sila pala yung race, human race lang. Anumang kulay ng balat mo, anumang pinanggagalingan mo status sa lipunan, for example, mahirap, mayaman, may ganun, eh, walang masama. Babae, lalaki, between men and women. Kaya balikan natin yung sa chapter 1 ng chapter 25 ng LBCF, paragraph 1, marriage is to be between one man and one woman. Iyon yung parameters. One man, one woman. One wife. And then, anyone who are able with judgment to give their consent. Now, sabi dito, it is the duty of Christians to marry in the Lord. And therefore, such as profess a true religion should not marry with infidels or idolaters. Neither should such as are ungodly be equally yoked by marrying with such as are wicked in their life or maintain damnable heresy. So makita natin dito yun yung mga parameters. So na sa chapter 25, paragraph 3, pinakita yung consent. At sabi sa binasa natin, among all, maheld ang marriage in honor. And in 1 Timothy chapter 4, verse 3, sabi po dito, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received thanksgiving by those who believe and know the truth. Dito natin makita yung binanggit sa nakaraang chapters, ay sa nakaraang study natin na pinagbabawalan yung pag-aasawa. Hindi dapat to pinagbabawalan basta may consent, no? Hindi godly yung hinihold hostage natin, hinuhold hostage natin yung mga tao for any other reason aside from the consent na binibigay nila. So hindi tayo pwede mag-decide for other people. That person na gusto mag-asawa must be able to decide for himself. Okay? So here's the point. The pursuit for love can begin when the pursuit of love can begin when personally prepared for marriage. So nakita natin, yung presupposition ng consent must be personal. Hindi mo tatanungin yung nanay mo na tingin niyo po ba handa na ako mag-asawa? Well, hindi masama magtanong sa magulang natin. Pero at the same time, kailangan kaya mo sagutin yun sa sarili mo na ikaw mismo ay handa ka na. Alam mong handa ka na mag-asawa. Ngayon, kung iaasa natin yung sagot sa ibang tao, eh very, telling na mukhang hindi ka pa-aware. Handa ka. Mukhang kailangan mong pag-isipan. So, ang pagsisimula ng personal sa marriage ay personal na handa ka mag-asawa. So, there's number one, sense of independence from family. Pag sinabi natin sense of independence, hindi ito yung gala ka lang
natutulog ka na sa ibang bahay, high school ka pa lang, nakikitira ka na sa barkada mo, independent na ako. Hindi yun, yun, no? Kasi in a sense, baka umaasa ka rin naman sa ibang tao, nakikicrush ka lang sa ibang bahay, masabi mo lang independent, yung mga nagsasabi na independent na ako kasi hindi na ako pinapakialam ng nanay ko, kahit umuwi ako ng gabi, hindi na ako pinapagalitan. Eh, high school pa lang or nagkaaral pa lang, ganun na yung disposition. It doesn't mean independent ka na kung rebelde ka. Okay? Iba ang rebellion sa independence. Ang rebellion ay pagsuway. Ang independence ay nandun pa rin yung pagsunod pero ginagawa mo na to ng may sariling disposition sa buhay. May kalayaan ka na. Hindi ka na, kumbaga, umaasa sa magulang mo o sa pamilya mo. All Bible characters in marriage have the capacity to build their own family. Lahat po ng mga biblical characters in regards to marriage ay may kapasidad na sila magbuo ng pamilya. Meaning, meron na silang kabuhayan. Kasi sa marriage, kung ikaw ay lalaki, ang duty ng lalaki is to provide and protect. Okay? Ulitin ko ha. Ang duty ng lalaki is to provide and protect. Hindi ka naghahanap ng sugar mommy. Okay? Nabubuhay sa'yo. Hindi ka rin naghahanap ng mayaman. Kaya ko buhayin ito. Sa kababaihan din naman, there should be a sense, hindi porket yung lalaking bubuhay sa'yo, eh, wala kang sense ng independence. Kung hindi mo kayang mabuhay mag-isa pa, suporta ng sarili mo, hindi rin tama na mag-pursue ka ng marriage, no? Bakit? Paano pag nabiyuda ka, may mga anak ka, hindi naman agad-agad masusuportahan ka ng iglesia o ng mga tao. So, kailangan, kaya mo rin tumayo sa sarili mo, meron ka rin independence. Saan? Sa magulang mo. Kasi eventually, magiging dependent ka naman sa husband mo. Okay? Pero at the same time, yung dependence mo sa husband mo ay sinasalamin ito ng capacity rin to build your own family. Ang both husband and wives are both family or home builders yan. Sila yung nagbibuild ng family. Okay? So, hindi kung ang lalaki naghahanap ng sugar mommy, nabubuhay sa kanila, hindi rin sugar daddy ang hanapin mo. Husband. Okay? Hindi ka rin maghahanap ng triple M. Ano yung triple M? Matandang, mayaman, apat pala, quadruple M. Matandang, mayaman, madaling mamatay. Hindi yun ang motivation mo. Ba't ka naghahanap ng mapapangasawa? Parang, bagong joke kasi sa kanya, mga matatanda, hindi na natatawa, luma na. Ano na? Salamat sa idea. Ayan. Hindi yun ang motivation mo, ba't naghahanap ka ng mapapangasawa? But you're looking for a husband so that you can build a family. Example, yung mga may kakayanan or capacity to get married, si Adam and Eve. Si Adam, siya lang naman mag-iari ng buong mundo nung panahon na yun, di ba? Wala siyang kaagaw. Nagdo-dominate sa lahat. Si Eve, well, siya lang naman ang nag-iisang babae na independent, no? At naging dependent pala kay Adam. Now, si Boaz and Ruth. Nakita natin si Boaz ay may capacity. Meron siyang panghanap buhay para kay Ruth. And then eventually, nakita natin na nasuportahan, no, ang pamilya ni Ruth. And then si Joseph and Mary. Joseph was an adult person na kaya niyang pakasalan si Mary dahil kaya niyang isupply yung pangangailangan. When they yung na-betroth sila, hindi siya papasok sa betrothal stage kung hindi niya kayang panindigan yung pagpapamilya. Meron siyang trade. Kasi sa kultura ng mga Hudyo, a young man must learn at least a trade or two na pwede nilang pagkabuhayan. So, kung fisherman ka, carpenter ka, wala pang TikTokerist nun, wala pang vloggerist, wala pang ganun. Talagang they work with their hands, no, na kaya nilang buhayin yung kanilang mga pamilya. Ayun. So, there's a sense of independence from family. Hindi ka na umaasa. Naiinis ako nung high school, no? Yung mga classmate ko na nanliligaw,
pinangyayabang nila yung mga kotse nila. Mga kotse naman ng nanay at tatay nila. Diba? Niyayabang. Wow, may yabang ko, diba? Eh, asa ka naman sa magulang. Yung iba naman, eh, pinang-date, hinihingi pa sa magulang. Walang sariling pamasahe. Ang aga mag, ano, ang aga, tawag dito, maging mapusok, hindi pala kaya bumuhay ng pamilya. Nag-anak agad. Yung mga ganun, na wala sa, ano, wala sa lugar, no? So, hindi sabihin na tumibok yan o kinilig ka, eh, hindi, mahal ko, hahamakin ng lahat. Hahamakin ka ng lahat kapag hindi ka nag-ingat sa pursuance ng relationship. So, yun. So there's a no, sabi to, knowledgeable and ready to bear the duties of the marriage covenant. Again, knowledgeable and ready to bear the duties of the marriage covenant. Dapat alam mo, aware ka kung ano ba yung duties and responsibilities ng covenant of marriage. Hindi lang ito sa kilig. Ang karamihan ng kabataan ngayon na gusto pumasok sa romantic relationship, ang gusto lang nila yung kilig. No? Kaya nga, mabenta yung mga nung araw sa panahon namin, mga TGIS, ano pa yan? GMIC. Ewan ko, may nakaka-relate pa sa inyo. Ano pa ba iba? Basta yung mga youth-oriented show. Sa US, yung 92.10, Friends, yung mga ganun, na nagpapakita ito ng relationship na pumapasok sila sa mga relasyon, magjojowa, no? Kaya may mga love team si Bea, saka si John Lloyd, mga ganun. Si may mga love team ng 90s? Juday, saka si Pio, mga ganun. Old school eh. Ricky yan, saka si Claudine Barreto. Yun. May mga ganun kasi they're injecting the idea na, ah, pwede na tayo mag-person ito kasi jowa lang naman eh. Going steady lang tayo, wala namang responsibility. Basta nagmamahalan tayo, pasok tayo sa relationship. Without knowing the consequences. At ang daming from our generation na gumaya sa mga ganun, jowa-jowa, nagkabuntisan, hindi pala alam yung bigat ng magiging resulta ng kanilang mga buhay. Kaya pansinin ninyo, napakarami sa panahon ninyo ngayon, fatherless or motherless, hindi dahil byudo o byuda na. Bakit? Kasi mga broken family. Kasi maaga pumasok sa relationship na walang covenant ng marriage and then nag-fail. No? Ngayon, ganun din. Ni-inject ng Western media sa atin kung ano yung ginangyayari sa States na or sa West na casual lang ang lahat. Basta nagkagustuhan kayo, eh sige na. Go na lang kung come what may. Walang pagpipitagan sa relationship at walang takot sa Diyos. So, privileges are always coupled with responsibilities. Yung privilege ng magkaroon ng exclusive relationship sa opposite sex, it must be coupled with responsibility. Hindi ka pa pwede mag-demand ng exclusivity sa isang tao sa opposite sex na walang responsibilidad, na walang covenant. No? Hindi ako pwedeng mag-demand, kumbawa single ako, magde-demand ako ng oras, ng affection, ng anything na ginagawa lamang ng mag-asawa. No? Even sa finance or whatever na dapat ini-enjoy lamang ng mag-asawa at iti-take yung privileges na yun, pero wala naman akong a view ng responsibility. Ano mangyayari doon? Masisira yung buhay, no? Yung mga nagsasabi na, oh, sige, pumasok muna kayo sa ano, exclusive but open relationship. Paano yun? Exclusive, magjowa. Pero, ano mo kasi, yung kami, open kami. Kung meron siyang ibang magustuhan, okay lang, kasi hindi pa naman kami married. Anong pinapropagate mo nun? Tinuturuan mo na maging unfaithful yung tao or dine-devaluate mo yung marriage, yung relationship. Ang worst, eh yung hindi man open yung relationship pero sobrang exclusive to the point na nag-live-in na, nagsasama na sa isang bubong na hindi naman mag-asawa. Tapos nagtataka yung mga tao na hindi kasi nag-work yung relationship, hindi talaga mag-work yung relationship nyo. Ngayon, kung mag-work man yan, tumagal kayong 30 years,
it doesn't mean it's working. Okay? Matyaga lang siguro kayo. Bakit? If it violates the law of God, it violates the scriptures, it doesn't mean it, na okay lang, masaya kayo, wala kayong ibang tinatapakang tao. Eh, hindi naman tao yung nag-institute ng marriage, eh, ang Diyos. So, nagkakasala pa rin sa Diyos. Yun. So, merong mga believers, or professing believers, mga celebrity, na sinasabi nila na, I'm a Christian, but yet they don't pursue marriage, but they're living in. Pero believe, professing believers to, ah, nagugulat ako na, ah, hindi pala sila kasal, pero they're living together, outside marriage, and they profess their faith. At very vocal sila doon. Hindi tama yun. Ngayon, kung talagang Christian sila, believer sila, una accountable doon yung pastor kung sino mang ituturo sa kanila na o ano man church na yun, na hindi dapat ganun. Dapat na pa-pursue yung marriage. So, here's the principle. To pursue romance when marriageable is the best way to obey God's design for love and marriage. Again, to pursue romance when marriageable, pag sinabi natin marriageable, ito yung meron ng sense of independence from family at knowledgeable na and ready to bear the duties of marriage and covenant. That's marriageable. Hindi yung marriageable ka na pag meron ka ng X number of dollars or peso sa bank account mo. Meron ka ng sariling bahay, hindi ka na mangungupahan. Promoted ka na sa ganitong posisyon sa kumpanya. O yung mga ganon ay preference na lang yon, no? Pero ang marriageable, syempre, nandun yung responsibility na sa lalaki, kaya mong bumuhay ng pamilya. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Babae, ready na magpasakop. At ready rin tumayo, no? Kasi ang pagtayo sa pamilya, hindi lang lalaki. It's partnership between the husband and wife. And that's marriageable. So, to pursue romance when marriageable is the best way to obey God's design for love. Ano best way? Pag ready na mag-asawa, marriageable na, pursue it. Mga kababayan at kalalakihan, iwasan natin na marriageable na tayo and then we don't pursue marriage. That's not godly. Ulitin ko, ha. Handa ka na mag-asawa but still you're preventing it. Ikaw na lang yung nagpipigil, ikaw na lang yung ano, na kumbaga pumasok sa relationship na godly, pursue yung marriage, wag naman. Wag naman. Bakit? Hindi ito, again na, hindi ito, hindi ko kayo pinipilit mag-asawa. But the thought of ready ka mag-asawa or marriageable ka na, pero hindi mo pinupursue yung marriage, that's something na counterproductive as a person and as a Christian. Okay? Counterproductive yun. Bakit? Eh, handa ka na palang magpamilya and then go and multiply. Yan ang commandment ng Diyos. For it is not good for man to be alone. Okay? Ulitin ko, ha? Handa ka na magpamilya. Ready na, marriageable. At hindi mo pinapursue yung marriage or hindi ka nagpapapursue, eh, wag naman. No? Tignan natin ito in view of the will of God na meron tayong gagampanan sa society natin bilang Christians, no? Na nagbi-build tayo ng family. And I think, opinion ko lang to, pero may prinsipyo dito. It is selfish na i-shortchange natin yung iglesia. Shortchange natin yung paligid na, yung komunidad natin. Na dapat nagsiset na tayo ng example sa godly relationship, pero nagpapaka ano pa tayo, parang hindi, kasi yung season ko, hindi pa eh. Or, ne-enjoy mo pa yung quote-unquote season mo. There's nothing to enjoy if you are not progressing in your maturity as a Christian. Part ng maturity ng isang believer is marriage. Okay? Ulitin ko, ah. Part ng maturity ng isang Christian, sinasalamin ito or isa sa mga gauges. Hindi naman sinasabi ko na hindi ka pakasal, hindi ka pa mature. No. Isa to sa mga nag-gauge natin. Bakit? Kasi naintindihan mo yung marriage eh. Naintindihan mo yung responsibility and you're pursuing it. Ang sinasabi ko lang po, iwasan natin. Yung handa ka na mag-asawa, handa ka na mag-pamilya, ready naman na. Wala nang problema eh. As in, ready na pero
ayaw mo lang ng responsibilidad. Ayaw mo lang ng commitment. Kasi may trauma ako eh. Nasaktan ako eh. Okay. Deal with it. Be a man. Di ba? Deal mo yan. No? Kasi nasasayang yung panahon na malaking bagay na mag-grow yung family mo, maka-inspire, maka-bless sa pangalan ng Diyos, makapag-multiply. Kala natin, hindi na nag-a-apply ngayon yung command ng Diyos to go and multiply. Hindi. It's a standing order from God that we must go and multiply. Subdue the earth. Ang luwag-luwag pa ng mundo. No? Ang Antarctica, wala pa masyadong tao. Yung mga poles, maluwag pa. Ang point, nakuha niyo yung point ko? Nakuha niyo yung mga point ko? Hindi ito para sabihin na ma-pressure tayo, kailangan mag-asawa, sabi ni Pastor. Hindi. Don't misunderstood what I'm saying. What I'm saying is, categorically, sinasabi ko, kung ready na, huwag ka na magpaka-bonjing. Magpaka-enjoy yung pagkabinata. Ano pang na-enjoy mo pagkabinata mo? Mag-asawa na. Man up. No? Kasi may danger na akala natin godly yung naghihintay talaga ako. Masyadong mystical na I'm waiting for the one. Yan yung mga terminology. I'm waiting for the one talaga. Eh, sino pang hinihintay mo? For example, sa congregation natin, ang dami naman single na babae, ang dami single na lalaki. Di ba? Nakuha natin. Pero pag nandun yung thought na meron talaga kasi yung hinihintay, tapos yung hinihintay mong yung ideal mo naman, kumbaga hindi ito, kumbaga napaka-superficial na lang. So, I guess, kailangan mong mag-introspect sa sarili mo. Tignan mo, bakit nga ba single pa ako ngayon? Bakit ba ayaw ko pa magligaw? Bakit ayaw ko pa magpaligaw? Ano bang dahilan? No? Tignan natin. No? Bakit? Kasi eventually, tatanda ka, tapos yung mga kasama mo nag-aasawa, may mga cases na tumanda na lang kasi hindi nila nakapag-asawa kasi hindi nila pinursu yung marriage. Kasi yung marriage ay pinupursu. Hindi siya hinihintay. Okay? Wait for, naghihintay kasi ako. Sa kalalakihan, pinupursu. Sa kababaihan, pinupursu din. Okay? Pinupursu natin yung marriage. Meaning, pinipipare natin yung sarili natin. Marami kasing kalalakihan ngayon na mas inuuna na gumastos sa man cave nila, bilihin yung mga gadgets na gusto nila. Yung masyadong convoluted yung mind ng mga material things, temporal things, instead of pursuing marriage. Nakuha natin? Kasi pag may asawa na ako, hindi ko na ma-enjoy ito eh. No, that's not true. Hindi totoo yun. Na hindi mo na ma-enjoy yung mga bagay. Baka akala mo lang, yan lang yung masaya. Pero may mas masaya pa sa mga bagay na makukuha mo within marriage. So, encouragement ito sa atin. Don't get me wrong na pinipressure ko kayo. Binubuksan lang natin yung isipan natin na kung may edad ka na, bubonjing-bonjing pa rin, hindi nagseseryoso sa buhay, wag naman. No? Gampan na natin. Sa mga kababaihan naman, if ang mga kababaihan, ganito, siyempre may reservations ang women pagdating sa marriage kasi hindi naman kayo manliligaw eh. But so how do we pursue it? Una, kung meron kayong mga issues sa buhay nyo, for example, may mga trauma kayo sa past relationship or mga deal with it as early as possible. Okay? Talk to godly men and women. Talk to people sa church. Pag-usapan ninyo, find counsel na ito yung difficulty kinakaharap ko. Gusto ko na magpamilya kaso natatakot ako eh. Mga talk. Let's talk about it, no? Para may handa tayo. So, application. Men must pursue woman when ready for marriage. A lady must be willing to be pursued when ready for marriage. So that's the idea. Pag ready na, mag-pursue. Pag hindi pa ready, obviously, wala ka po pursue. Pero ito yung challenge. Prepare yourself. Hindi darating yung magiging ready. 32 years old na ako, hindi pa rin ako ready. Bakit? Okay? Ulitin ko ha.
32 years old ka na, tapos hindi ka pa rin ready. Bakit? Eh, ang readiness dito, yung dalawang prinsipyo, napaka, ano nga eh, napaka, ang tawag dito, napaka plain and simple eh. Dapat, independent ka na. 32 years old ka na, hindi ka pa independent, ginagawa mo sa buhay mo. Di ba? Pangalawa, dapat aware ka na sa responsibilities. Bakit hindi pa rin, no? Ngayon, binubuksan lang natin yung mga isipan natin. Ha? Again, ha, hindi ko to ine-post, dapat ganito yung gawin nyo, ganito, ganyan. We are displaying all the principles in practical matters. Sa practicalidad lang, no? Baka naman 32 ka na, sasabi, Pastor, dapat pala 31, mag-asawa na ako. Hindi. Again, yung age nga, hindi, ano nga yun eh, walang isang sagot kung anong age eh. Pero may punto lang doon. What are you doing with your life? Kung merong, for example, sila Brother Art and Sister Anne, they're very young, mag-asawa, no? Ilan taon ka Art nun? 2 years ang guwat. Alam mo, nahiya ako sa sarili ko eh. Naisip ko, nag-contemplate ako, anong ginagawa ako nung 22 years old ako? Nung 24 years old ako, ba't si Art nag-aasawa na? Ako, ano pa ako? Anong ginagawa ako nung naglalaro ko Lego? Ano bang trip ko nung Beyblade? Tagal ba ako mag-mature? No? But when I realized, oo nga, no? Nung panahon na to, hindi ko to pinag-uusapan eh. Wala nagtuturo sa akin ito eh. Hindi, ano lang, puro romance lang, yung I kiss dating goodbye, mga ganun lang. Wala siyang encouragement to pursue biblical marriage. Ngayon, nakakatuwa na dito sa congregation natin, ang babata, no? Si Mia, ilang taon? Si Mia, nung nakasal kayo? 24, ikaw, 36. Ay, hindi. 20, ano ka na? 29 ka ba nung nakasal ka? 29. Ayun. Di ba? Sabi ko nga eh, so kung may chance naman na habang bata eh, pursue marriage, pursue natin. Given na prepared ka. Prepared. Ulitin ko ha, given na ready ka na, prepared ka na. So agahan mo yung paghanda. No, magtapos ng pag-aaral ng tama sa panahon, magtrabaho, mag-pursue ng career para ready, no? At lalong-lalo na yung maturity sa faith. Okay? Sige po. So, ayan, a lady must be willing to be pursued when ready for marriage. Kapag yung babae naman, ano, dapat handa siya mag-pursue. Kaya ito ha, mga kapatid, sabi ko sa inyo, kapag ka meron ng kababaihan dito sa kongregasyon, na handa na mag-asawa, tapos walang nagpo-pursue na kalalakihan, napapatanong ako na, ano yung ginagawa namin? Napapaisip ako, personally. Kasi bakit merong ready na babae, pero parang yung kalalakihan, hindi ready. So, as I analyze yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi lang naman yung readiness. Preference din. Okay? So, hindi naman yung sabihin na, oh, ready na siya. And ako ngayon yung prepared. Down choice. Eh, di ako na lang. Magsasacrifice na ako. Hindi ganun. Hindi rin naman ganun. Okay? Hindi natin ine-impose na, okay, handa na. O, sinong handa dyan? O, ito na. Matchmaking. Hindi naman ganun, mga kapatid. No? Wag naman. Okay? Pero pag titignan natin, napakasimple pala. Napakasimple. Napakasimple lang. Hindi siya komplikado kung titignan natin. Pag titignan lang natin yung prinsipyo, bakit siya naging komplikado? Sa mga sarili nating mga kapritso, sarili nating mga preference na hindi naman biblical. No? Na mga superficial lang. Pero again, to each his own pagdating sa pagpili ng marriage ng pakakasalan. No? Basta ready, babae, open up your self na i-pursue ka mag-asawa. Beware. Entering non-covenantal romantic relationships while unprepared for marriage
propagated in culture and media. Example, flirting, MU, BF, GF. So, ulitin ko ha. Yung pagpasok sa mga non-covenantal romantic relationship, meaning pagpasok sa any romantic relationship na hindi marriage, ay iwasan natin. Lalo na yung dinidikta ng kultura. Bawa, yung flirting. Ano ba yung flirting? No? Yung pagpapakilig. Dapat na nagpapakilig lang sa'yo ay yung asawa mo. No? Yung imagine this. We are so fond of watching rom-com. Alam niyo rom-com? Romantic comedy movies. Diba? Nakakaano siya, nakakakilig. Kinikilig tayo doon. As we grow in faith and as we study yung relationship, ang hirap. Ang hirap na manood ng rom-com. Ako, kami ang mag-asawa at least, personally, nahirapan kami manood niya ng movie kasi naging critic kami. Ano ba naman yan? Bakit naman yung binabangga namin habang nanonood kami kunyari ng movie na may romance na theme, binabangga namin yung prinsipyo ng salita ng Diyos dun sa ano, eventually ma-realize mo, hindi naman pala nakakakilig. Okay? Eventually ma-realize mo, hindi pala nakakakilig yun. Hindi pala maganda. For example, sino dito fan ng ano, ng Twilight? Twilight. Ganda ng Twilight. Hindi ko napanood yun ever buong buhay ko. Pero ang daming, ha? Pero natin, sige. Ang daming nagandahan doon kasi it's a vampire movie, apparently, na romance talaga ang tema. Tama ba? Tama. Romantic siya. Pero from what I've heard and from what I've seen sa mga clippings or ano, yung mga napapanood doon, tapos kung iisipin ko ngayon, ibabangga sa prinsipyo ng marriage, there's nothing romantic about it sa biblical manner or way. Kasi nagpo-fornicate sila eh. They're having sexual relations outside marriage. Tama ba? Yung mga privileges ng mag-asawa eh ginagawa na nung mga bida doon. Sino ba yung bida doon? Si Bella Padilla. Sino nga yun? Edward Hagedorn. Edward. Sasha. Kapalawan ba yun? Yun. Si Edward saka si Bella. No? Ha? Eh, syempre, popular yun. Sharon. Okay na. Ayun. So, pag panoon na, I pray dito sa congregation sa atin, as we pursue the covenantal process, hindi lang yung sa covenanting ang nababago sa atin, kundi yung view rin natin sa covenant ng marriage. That when we watch movies like that, hindi ko sasabing una tayong manood ng mga rom-com or ano, pero nagkakaroon tayo ng critical mind. Sa nakikita natin, ah, mali ito eh. Ako, mahilig ako sa film, mahilig ako manood ng movie. Dati kinikritik ko lang yung cinematography, yung musical score, yung angles ng camera, mga ganun lang, script, mga ganyan lang. Pero nung habang lumalago ka sa faith, nakita mo, kahit yung values eh, na ano mo na eh, na pipintasan mo na, or na ano mo, na appreciate mo. Ngayon, kapag ka merong romantic tawag dyan, scene, tapos married yung couple, natutuwa kami ni Amor. Pero pag hindi mo gusto, bayan. Parang si ano, yung pinanood namin one time, yung One More Chance ni John Lloyd Zacabea. No? Tinulugan ako eh. O, tinitiis ko talaga. Kasi nung una kong pinanood yun, parang nakakilig pa. Pero nung ano, ay, ba't sila ganyan? Hindi pa sila mag-asawa. Sabi ko, nagbabago na yung ano, yung view, no? na itatama. So, this is very healthy for us believers na i-practice natin na hindi lang tayo basta magpapasway sa kultura. Ingatan natin na may awareness tayo na kapag limbawa nanood tayo ng movie, nakikilig, i-check mo sarili, ba't ka kinikilig? Ano nakakilig dyan? Di na mag-asawa yan eh. They're sinning. Ano nakakilig dun? Diba? Nakuha natin. So,
sa mga kabataan, tuturuan din natin sa mga susunod na generation, magkakaroon na sila ng awareness. That's fornication. That's wrong. Na nakita nila. So, na-aware sila ngayon na, pati tayo, na-aware tayo na, ang flirting pala ay pagpapakilig dapat sa mag-asawa lang yan. Kasi flirting, ang ini-induce nun ay magkaroon ng ma-awaken yung senses. Especially the intimate senses. No? At kung gagawin mo yun sa hindi mo asawa, bakit? Hindi kayo mag-asawa. So, yung mga boyfriend and girlfriend na relationship, for lack of terms, well-meaning Christians are using the term, oh, boyfriend ko, girlfriend ko, but they're not engaging sa fornication or sa paraan ng pag-show ng affection sa opposite sex in a relationship. But then again, yung idea ng boyfriend and girlfriend or yung MU, yung mukhang unggoy, ay mukhang unggoy, mag-un, or mutual understanding, ay corrupted dyan ng idea ng or standard ng mundo. No? So, if we see, mag-boyfriend and mag-girlfriend, kilala ko to, Christian to, nakita na sa Facebook, mag-boyfriend and girlfriend or sa ibang church, may mag-boyfriend and girlfriend. Let's not take the label per se na okay yan. Tignan natin yung prinsipyo na ina-uphold nila. Okay? Naintindihan? Kasi maraming believers na nasa ganong relationship. Ganon yung tinatakbo ng kanilang relationship. Eh bakit sa atin parang pinagbabawalan tayo mag-boyfriend-girlfriend? Well, di naman lang tayo pinagbabawalan. Hindi lang natin nire-recognize. Hindi natin nire-recognize na yan ay biblical relationship na ina-uphold. Bakit? Kasi kailangan tayo mag-set ng standard base sa standard ng mundo. Kung hindi, lalamunin tayo ng mundo. Okay? Okay? Intindihan natin. So, bakit sinasabi dito, avoid yan, yung mga non-covenantal romantic relationship na pinapropagate ng culture and ng media. Kasi dinidikta nila ito. Sinisiksik nila ito sa isipan natin. Na kung hindi ako personally, bilang tagapagturo sa CRO, kung hindi ko ito ituturo, sino nagtuturo sa inyo? Media. Kaya nga may nagagalit eh, may, or merong umaalma na parang hindi yata tama yung masyado ng legalistic. Hindi. And maraming hindi na tayo kasama ngayon, na dati nating kasama, na ito yung dahilan. Because hindi nila matanggap na hindi ito biblical. Yung boyfriend and girlfriend, doon na lang sila nakatutok. Hindi nakita yung prinsipyo. Kaya pinag-aaral natin ito muli para buksan mga isipan natin. Na if you're a believer, you're a Christian, at meron kang boyfriend and girlfriend, at ginagawa nyo yung mga dapat hindi ginagawa, na ginagawa lang dapat na mag-asawa, nagkakasala. Nagkakasala. So I don't mind. Okay, nagtatawag ako yung boyfriend and girlfriend. Again, for lack of terms. Pero nagpo-person naman kayo marriage, meaning you are, doon naman kayo papunta. No? Eh di, kung pinoperson nyo yung marriage, and moreover, pursue the membership of the church. Kasi ang magre-recognize sa inyo yung mga kapatiran din, yung iglesia. Napakapangit na nasa labas kayo ng fellowship, meron kayong ine-enjoy na relationship between the two of you na walang covering ng church. Sinong magko-correct? Sinong mag-encourage? Sinong magka-counsel? And the only reason bakit tinatago ang relationship or bakit hindi pinapasakop, kasi may mali. Okay? Bakit naglilihim ka pag mag-joke, minor de edad, nililihim mo yung relationship mo sa parents mo? Kasi alam mo, hindi pa pwede. May mali. Ganon din sa iglesia, kailangan hindi siya patago. Dapat maliwanag. Okay? So, kaya sa membership natin, no, ang requirement is regenerate membership. Dapat Kristiyano ka. Pero bakit sa interview may tanong, meron ka ba ngayong pinopursong relationship or meron ka bang karelasyon ngayon or meron kang balak na i-pursue na relationship? Kasi important yun. It is very telling. For example, nag-apply ka ng membership sa CRO.
at meron kang relationship na ikaw lang makakasagot if it's engaging in sexual immorality or fornication, ikaw lang makakasagot, no? You have to be honest with yourself. So doon may personally makita mo na kung if you're a genuine believer at gusto mong pa-member sa isang iglesia, itatama mo yung relasyon mo. Either pakasalan mo yan or hiwalayan mo yan kung wala kang balak pakasalan yan. Kaya may question na gano'n. It doesn't mean na pag may boyfriend, di ka pa pwede dito. Hindi. By all means, magsumiksik ka sa iglesia, magsumiksik ka sa church para maitama yung maling mga views, maling mga pananaw. So, iniiwasan natin, again, yung flirting, MU, GFBF, yung mga sweet nothings, yung mga paandar natin, mga kalalakihan na, tayo, magaling tayo dyan eh. Mga kalalakihan na ano yun, nagpaparamdam para tayong mga multo eh. No? Yung mga kababaihan, hindi rin kayo ligtas dyan. May kanya-kanya kayong paramdam. No? So, kailangan iwasan yung mga ganong bagay. So, do not choose this as acceptable venues for reservations. Reservations of for what or of what? Yung magkaroon kayo ng hesitation yung mag-hesitate ka to pursue marriage. Dahil meron naman akong ganitong relationship eh. Nag-work naman to para sa amin eh. Napaka-pragmatic na ng view mo pagdating sa relationship. Whatever works. Wag sana ito maging venue. Yung mga nabanggit. Yung flirting, MUG, FBF, and the likes. No? Do not choose this unacceptable venues to be opportunists. Wag din naman na maging opportunista. sa ganong mga relasyon. Unfortunately, marami no sa mga churches na kinagamit yung ministry para makakuha ng chicks, no? Kaya nga nauso yung term na evangeligaw, disciple chicks, Bible study, ganun, no? Kasi ginagamit yung posisyon, ginagamit yung influence to get women, pumasok sa relasyon. Karamihan, nagpo-fall sa ganyan just because hindi na pag-aaralan, hindi na pag-uusapan yung ganito. No? So, yung papabalit-palit lang ng relationship, meron na ilan ng beses nag-propose sa iba't ibang babae na pinapakita sa church, hinaharap sa church. Pakakasalan ko, nag-propose, pero ni isa walang pinakasalan pa. Mali yun. Hindi dinadamay yung iglesia sa kasalanan. Wag ganun. No? So, I am not saying this because I've been in a perfect walk in this, in this line. No, I've had my share of failed relationship, sinful actions in my previous relationship. And I'm not proud of it. Kaya nga sabi ko, salamat sa Diyos na kayo, nandirito na kayo, narinig nyo to, na sana ang daming na prevent. Ang daming kong nasayang na oras, ang dami kong naksayang panahon, ang dami kong luhang nasayang. No, eh, kung alam ko lang pala na ang magpapahilom lang ng aking puso ay ang Panginoon at ang kanyang asawang binigay sa akin, no? Eh di sana marami nang naiwasan. Nasaksihan ito ng mga kasama ko kung paano ko nabasag, nawasak yung aking puso. Hindi maganda. Hindi maganda na dumaan ka sa broken relationship. At salamat sa Diyos na hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. If you're hearing this, napapanood mo ito, recording man to sa YouTube, I'm not saying itong series na ito, this is not to condemn you na wala ka ng pag-asa, hindi ka na makapag-asawa o umanap ka na lang ng huwag ka na mag-church dito, huwag ka nang umattend. No! I am begging you to pursue God. I am begging you to be part of a church na mag-uphold ng marriage kasi hindi kontrabida ang Diyos sa romantic relationship, lalo sa marriage. Siya ang author ng marriage. Kaya ang ako bilang tagapagturo, ako yung unang-unang masaya kapag may
pursuance ng marriage, may ikakasal. Hindi tayo kontrabida dito, pero itama natin. Nandoon naghahalo yung kasi I've been there. Alam ko na yung mga pitfalls, yung mga masasakit na pagdadaanan pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos. And I'm also there kasi binigyan ako ng Diyos ng biyaya, mga kapatid. Nandyan, nasasaksihan niyo ang asawa ko at ang anak ko. May pag-asa sa Diyos. Hinihilom niya ang mga puso. Ginagamot niya ang mga puso natin. And He provides. Siya'y nagbibigay ng mga kasama natin habang buhay. And I'm thankful sa Panginoon na biniyayaan niya ako. Naging gracious siya sa akin. Akala ko dati, nung huli kong failed relationship, akala ko hindi na ako makapag-asawa. Akala ko hindi na. But the Lord has been very merciful and gracious to me. That He has given me a very lovely wife and a very lovely child. No? So the Lord, ano siya? Hindi siya malupit sa atin. Mapagmahal siya. Nagpo-provide siya. Ayun. So, ito yung question na malupit. What is the right of a person to enjoy the privileges of love in marriage while unprepared to bear the corresponding duties within the covenant? Anong karapatan kahit sino man na enjoy yung mga benepisyo ng isang relasyon? Yung emotional benefit, physical intimacy, na hindi naman under ng covenant at hindi handa sa mga responsibilidad ng isang married person. Wala. Kaya hindi tayo dapat kiligin sa mga, ang cute nila, grabe, nag-celebrate sila ng 10th anniversary nila as, ano, ang tawag dyan, boyfriend and girlfriend. Ano nakakilig dun? Wala eh. Hindi. Bubuksan yung isipan natin, bakit hindi i-pursue ang marriage? Ba't nagbibilang ng taon? Okay? So, di ko sinasabi na mas banal ka kapag nanligaw ka, tapos nag-asawa ka, sinagot ka, nag-asawa ka agad. Hindi ka mas banal dun sa nag-struggle sa relationship nila na hindi na itama. Merciful ang Diyos, gracious ang Diyos, hindi yun nakabase sa ginagawa natin, nakabase yun sa biyaya niya. Kaya wala tayo may pagmamalaki. Sinasabi lang natin, huwag natin aksayahin ang panahon ng bawat isa kung wala naman tayong balak panindigan ang kasal. So these are the dangers to be avoided. Questions. What are the probable difficulties expected if the point is not followed? Ano yung point? The pursuit of love, the pursuit for love can begin when personally prepared for marriage. Paghanda lang sa kay pursue. Ano, so ano yung ano difficulties na haharapin, na expect kapag hindi na sinunod yun? Una, sexual temptations. Napakabigat nitong sexual temptation. Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Mag-abstain saan? Sa sex? Hindi. Mag-abstain sa sexual immorality. Okay? Ang sex or physical intimacy is a gift for both husband and wife to be enjoyed. Ito ay pagpapasalamat sa Diyos na ito ay ine-enjoy lamang ng mag-asawa. Hindi siya isang bagay na dapat i-enjoy outside marriage kasi walang blessing yun. Meron guilt. Meron condemnation. May wrath ang Diyos. May sakit. May unwanted pregnancies. Maraming consequences. Broken hearts. Broken families. Marami nakakaharapin na consequence because of not pursuing yung purity, yung sexual purity. So, sa 1 Corinthians 6:18, sabi po dito, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own
body. So dapat tinatakbuhan ito, hindi ito nilalabanan head on. The effective way to flee from sexual immorality is to win against sexual immorality is to flee. Iwasan, takbuhan siya. Kung binata ka pa, wala kang asawa pa o hindi ka pa nagpo-pursue ng marriage, eh wag mong idarang yung sarili mo. Wag mong tempt o open up yung sarili mo sa temptation. Well, for men and women, kahit married na, hindi naman may asawa ka na, eh, ligtas ka na sa sexual immorality or sexual temptation. No. In fact, mas malaki nga yung problema mo. Bakit? Sabi doon, you're sinning against yourself. Pero kapag ka may asawa ka na, hindi na lang sa sarili mo, hindi na lang sa Diyos, sa asawa mo pa. Nagkakasala ka. So, iwasan itong bagay na to. So, ang laki nung problema kapag papasok ka sa isang non-covenantal relationship or lalagay mo yung sarili mo at yung sinasabi mong minamahal mo sa alanganin. For example, long-term engagement or yung dating, exclusive dating na tumatagal, humahaba. Long-term engagement, na-engage kayo ngayon, nagpakasal kayo after 3 years pa or ano, gano'ng kakalakas? Gano'ng kakatibay? Gano'ng kakatatag na sasabihin mo ngayon, so engage na tayo, pero mag-ipon muna tayo mga 3 years or 2 years. Ako, ang advice ko sa inyo, once na nag-engage kayo, make sure that within 6 months, kaya nyo na magpakasal kung ma-engage kayo. Bakit? Eh, napakahirap. Nagsusumigaw, naguhumiyaw yung katawan natin and our desire to be intimate with the one we love. That's natural. At para sabihin natin na ang lakas na mag-iipon pa kami, patatagalin pa namin ito. Ganong kakalakas? You are setting up yourself for failure. Kung hindi mo iingatan, ha? No, again, hindi ko sinasabi na kapag ka 2 years or 3 years bago nakasal, eh, sinful. No, hindi yun. Ang punto dito, meron tayong mga prinsipyong in-uphold. Na ako, bilang tagapagturo dito, advice ko na kung mag-propose ka, mag-engage ka, at least dapat within 6 months, kaya mo nang magpakasal. Dahil maniwala ka sa akin, napakahirap nung urge, nung temptation, yung control, mahirap yun. Hindi ko sasabihin na, kami nga eh, first kiss namin yung ano. Eh, natural yun eh. Dapat talaga, ganun. Unang halik sa kasal. Eh, kami nga, 2 years, bago kami nakasal, wala nangyari sa amin eh. That's by the grace of God. Biyaya ng Diyos yun. Hindi ko i-impose sa inyo na, okay, sagad nyo yung 2 years. Hindi. I-advise ko kayo na as early as possible, as soon as possible. Huwag kaya magpa-pressure na dapat ganito, may SDE tayo, may budget tayo para sa fondue, may budget tayo para sa ganito. Hindi yun. Ang pinapursue natin, holiness. Pinapursue natin, righteousness, marriage. Huwag tayo magpabulag sa dinidikta ng mundo sa mga wedding packages. Huwag. Ang importante, makasal. Alam nyo, na-bless ako sa mga kinasal dito sa CRO. Nakita ko yung ano eh, yung biyaya ng Diyos eh. Ako, personally, sa amin ng misis ko, pandemic nung nakasal kami, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi naman dahil nagka-pandemic. Pero sa providence niya na hindi ko kailangang gumastos ng malaki kasi wala naman talaga akong pera. Alam ko lang, kayang pakasal. Kahit wala kaming bisita, wala. Mga inasal lang kami, okay lang eh. Ang asawa ko, game naman, di ba? Pero the Lord has been gracious to us na talagang nag-provide siya. Kumita pa. Bilines pa kami ng mga ninong-ninang namin. No? No? So, again, huwag tayong magpadikta, magpabulag sa sinasabi ng society. Na ito yung magandang kasal, yung inaano sa social media. Hindi. Yung kasal mo, yung
pinakamagandang kasal. Kung babae ka, meron kang mga ideal na gagaya ka sa... No. Okay, magpabulag dun. Yung kasal nyo, yung pinakamagandang kasal nyo. Okay? Huwag kayong titingin sa kasal ng iba. Kapag kami nakikita kung nagpakasal na iba, hindi, mas maganda yung kasal namin. Ganun dapat. Kasal natin yun eh. Hindi yun, ay kasi kinailang namin ganito or ganito lang yung wala kaming ganito ganyan. Hindi. Huwag kayong magpabulag sa mga ganun. Pursue natin yung godliness. Ngayon, kung kaya, eh kung kasing bigat ka ba naman ni Brother Rico, kung medyo makapal-kapal yung wallet mo, eh, buhos mo. Di ba? Di ba? Kung kaya naman eh. Di ba? Pero ang sinasabi ko lang, syempre sa atin, aminado naman tayo na hindi tayo lahat, ano, na-bless ako sa kasal nila, ano rin, no? Hindi sa kanila lang, ha? Sa kasal nila, Art, sarap nung kain namin. Kasi onti lang yung bisita eh. Dahil na yung pagkain. Then, I mean, natitiri ay ako eh. Kasi, nakikita mo doon na nabibless ako sa kanila. Hindi yung, wow, ang ganda nung kasal. Hindi yun. Ang nakaka-bless yung pag-perso nila sa purity, sa holiness ng kasal. Yun yung nakaka-bless. Huwag tayo magpabulag sa dinidikta ng mundo. Okay? So, yun. So, consider, how can one obey commands against sexual temptations while pursuing romance without marriage in view? So, paano natin susundin yung mga command against sexual temptation habang pinupursue natin yung romance without marriage in view? Huwag kang papasok ng, again, huwag kang papasok ng relasyon na hindi ka handang magpakasal or hindi marriage ang ending. Baka namang handa ka magpakasal 10 years from now, sinimulan mo na kayong relasyon nyo, you'll be struggling. Hindi ko sasabihin mali yan. Hindi ko sasabihin kasalanan niya, nag-engage na kayo ngayon tapos 10 years kayo magpapakasal. No, I'm not saying that. I'm not going to say that. What I'm saying is, that's dumb. That's unwise. Na pa-extend mo pa, you're opening up yourself for many troubles. I'll be here. Alalayan namin kayo. Alalayan natin ang isa't isa. Pero, ano, wag naman. Kasi ang hirap. Mahirap talaga yon. Okay? So, beware. A culture where fornication acceptable and untouchable. Pag sinabi nating beware, maging ano tayo, aware, no? Be aware. Ma-identify natin dapat what is fornication, what is acceptable, anong fornication na pinapakita sa kultura natin. Okay? As young as our kids are, yung mga kapatid natin, anak natin, dapat aware na sila eh. We call out pagka mali. Tayo kasi magtuturo eh. I mean, simultaneously, nagtuturo tayo sa mga anak natin o sa mga kapatid natin ng biblical principle while the world is trying to inject all this principle, ungodly and sinful principle sa kanila. So, doon pa lang naiiwasan na natin, naiingatan na natin. Kasi, imagine na sa mundo ngayon, sa labas, no, sa kanila okay lang. Nung isang araw, meron akong schoolmate nung high school, kinasal. Grabe! Patutuwa na sana ako. Merong isang church pala na nagkakasal ng dito sa Pilipinas, yung pangalan, ano po tayo yung pangalan ng church? Church daw sila. No? Na ang kinakasal nila ay mga LGBTQ. Dami kong friends, nag-like, nagpuso, nag-congrats. Hindi ko magawa. Untouchable yun eh. Sa kanila, kapag nagsabi ka, kasalanan yan. Ano na yun? Canceled ka na. They're celebrating it. I don't. No? Hindi nating pwedeng i-celebrate. Gulat ako na, akala ko, kasi ano yun eh, high school pa lang kami, ano na siya, medyo boyish na. Yung pala, nag-full-blown siyang lesbian. Nung una, akala ko matutuwa ako kasi nagkasal. Akala ko babae yung... Ay, akala ko lalaki na pakasawa. Yung pala, siya yung lesbian. Tapos babae yung pinakasalan niya. So, we don't
condone yung mga ganon, we exposed it na mali yun. Number two, negative effect to other duties. Note, those in non-covenantal relationships demands the rights of spouses. Ulitin ko ha, in non-covenantal relationship, nagde-demand ito ng mga karapatan ng mag-asawa. Okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, parang ang hirap ma-identify kung ako meron akong kasintahan na nagpo-pursue kami ng marriage, kung alam ko na itong prinsipyo nito bago pa kami kinasal ni Amor, siguro hindi ko papayagang tawagin siya na girlfriend ko at boyfriend niya ako just because yung identification ng terminology na yon within the culture is tinitake nila yung benefits ng husband and wife. Hindi siya pala maganda tignan. Mayroon nga akong kaibigan, tawag na asawa eh. Nire-refer niya si Amor. O, nasa yung asawa mo? Hindi ko pa asawa yun. So, siya, nakapag-boyfriend and girlfriend, asawa na yon. Sabi niya sa akin, eh, doon din naman papunta yan. Tawagin mo ng asawa. Hindi, alam ko yung clear distinction. Iba yung asawa sa hindi asawa. So, yun. So, here's the problem. Sentimental experiences affecting the family, academics, vocation, and church life, which are all God's command. Yung mga pangyayari sa buhay mo, experiences na makaka-affect sa pamilya, sa iglesia, sa trabaho, sa pag-aaral, lahat yon ay dahil sa non-covenantal relationship na pinasok mo. Karamihan ng hindi natin kasama ngayon is because of their non-covenantal romantic relationship. I hope na mapakinggan niyo to, mga kapatid, kung sino man na umalis sa CRO because of that reason. You know yourself, kung mapapanood niyo to, ang panalangin ko ay pleading, come back. Let's talk. Pag-usapan natin. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kasi mahihirapan lang kayo. Kung meron kayong ibang church na maaniban na ina-uphold ang salita ng Diyos, go there. Kasi imagine, dahil hindi natin nirecognize ang boyfriend-girlfriend, that they ended up na umalis na lang. May mga cases na outright fornicating, umalis na lang kesa i-deal yung sin. And if you're hearing this, I am pleading, repent. Kasi naka-apekto eh. Sa family, sa church life, sa academics. May mga, sa academics na lang, yung papasok ka sa romantic relationship, stress na stress ka na sa module mo na magdag ka pa ng problema. Diba? Tapos reklamo na, mental health break. Hindi, break mo yung boyfriend mo. Yung nagpapahirap sa'yo, hindi yung pag-aaral. Okay? Hindi na ako natutulog. Talaga mo hindi ka natutulog dahil sa pag-aaral, dahil sa jowa mo. Diba? Nakaka-apekto siya. So, nakakalungkot dahil nangyayari ito. Family. Ilan na nagrebelde sa pamilya dahil for the sake of Romeo and Juliet romance. Alam niyo yun, yung Romeo, you and me against the world. Ganyan. Kapag, eto ah, kung maayos naman ng family mo, based on my experience, mothers knows best. Hindi ito biblical principle ah, pero may katotohanan dito. Mothers knows best. Mas kilala ka nila eh. Kilala nila yung kahit papaano, nag-gauge nila, alam nila. So makinig tayo sa mga parents natin. Parents knows best. Ibig sabihin nun, wala silang sasabihin sa'yo na ikasasama mo. Kung hindi rin lang, wala naman problema sa pag-iisip yung magulang mo siguro, hindi naman abusive or whatever, ang gusto nila, hindi ka mapahamak. No? So, yun yung punto nun. So, yan, pag na-broken-hearted ka, alis ka na ng church, mag-leave ka na sa GC, broken-hearted ako eh. Leave GC,
Block. Ganyan. Kahit sa trabaho, naapektuhan. Yeah. So consider, why must duties be affected by unacceptable romantic pursuits? Bakit mo papaapektuhan yung mga duty mo sa following? Family, academics, vocation, church life. Kahit sa friends mo. Bakit mo hayaan yung mga unacceptable romantic pursuits sumira ng mga bagay na yun? Why would you allow it to happen? Sad to say na nangyayari yan. Doon na lang sa magkakaibigan. Simula nung naging mag-jowa kayo, di ka na sumasama sa amin. May problema yun. No, yung pinagbabawalan ng jowa, huwag ka nang makipagbarkada, ganyan. Huwag ka nang sasama sa mga friends mo, huwag ka nang mag-church dyan, ganyan. Bakit? Nanay, bakit? Diba? Eh, dahil nga hindi tama yung relationship, nag-i-impose, nag-demand ng hindi naman tama dahil wala namang covenantal relationship, nakasira siya ng buhay. Ganyan. So beware, a culture that indiscriminately accept romance outside marriage. Ingat tayo sa kultura na tinatanggap yung mga romantic relationship outside marriage. For example, sa trabaho, trabaho na lang, ito, gigil na gigil ako nung nasa BPO pa ako. Alam niyo, culture sa BPO, ganito yan. Grabe doon yung fornication. Asawa, naghihiwalay, kasi, syempre, yung mga, parang siyang, ano ko ba explain? Iba eh. Iba yung kultura talaga eh, na kung mahina-hina ka, masisira talaga yung pamilya mo eh. Dahil nga, yung pinopromote nilang idea or culture na okay lang yan. For example, sa isang team, kunyari, sa isang company, merong nagpo-pursue ng extramarital affair, may kabit, tapos kinukonsinti ng team. Mali yun. Kultura nila yun na indiscriminately accepting yung romantic relationship outside marriage at maging accessory to the crime. Ganun. Okay? So, ingat tayo sa mga ganun. Na-example lang ko lang sa BPO kasi I've been in the industry at sabi ko talaga, kawawa. Kawawa talaga yung mga pamilya kapag hindi nag-ingat. Masisira talaga siya. So, glorify God by pursuing love when ready to engage in the covenant of marriage. Katapusan, Soli Deo Gloria. Gusto nating i-pursue ang marriage, ang pag-aasawa for the glory of God, not for our selfish desires and personal gratification. Secondary na lang yun. Unang-una, ma-pursue natin ang holiness and purity, sanctity ng marriage. Ayan. So dito po nagtatapos ang part 4 and next week, last na yung conclusion sa part 5. Nasagot natin yung who, what, who, why, and when. So any questions or insight, pwede po kayo magtanong, pwede mag-open ng mic, no? sa Google Meet, pwede rin. Pwede rin pong magbigay ng insight yung mga married couples kung meron kayong mga may encourage sa mga kapatiran natin. Maganda ma-share din natin kasi we value yung mga experiences ninyo.
Check. Praise. Questions? Question, insights? Ayan, si Brother Rico. Ah, tagahawak mo. Sige. Salamat, brother. Miko. Ayan, si Miko. Kanina pa yung gusto magtanong. Nakalista na. Hello? Hello? Scenario lang po. Tanong ko lang. Paano po pag halimbawa yung lalaki parang ben nagtapat dun sa ano sa babae pero ano pareho nilang gusto isa't isa pero hindi pa sila parehong ready tapos sabi ng nila sa isa't isa ano parang reserve ikaw yung pakakasalan pwede magkano yung reservation fee depende yan. Kasi pwedeng tapatan yun eh. Still, pwedeng still. Okay. Yung tanong ay, ganda nung tanong niya kasi nangyayari yan eh. Nagtapat yung lalaki pero hindi pa sila handa parehas. Tapos, nag-usap sila na, sige, maghintayin tayo. Reserve muna. That's unfair. Huwag naman. Hindi tama na i-hostage natin isa't isa. Una, bakit siya nagtapat? Kung hindi pa siya handa. That's a form of flirting. And that's a form of taking advantage or ano yun, yung kanina binanggit na nananamantala. No? Kasi alam mo, may laban eh. And ano, sa akin ka lang ah. Mali yun. Kasi hino-hostage mo yung tao. At eventually, paano kung makahanap ka ng iba tapos siya, alam mo yun, yung hindi. So, kapag magtatapat, dapat pag ready na. Huwag yung hindi pa pwede yung mga reservation. No? Kasi pag ginawa natin 'yon, binaviolate na natin yung idea na dapat ready na. Kasi part na 'yun ng pursuance of marriage yung pagtatapat. Flirting 'yun, pinakilig mo lang yung tao to gain advantage over the person. You're taking advantage. Hindi tama yun na ano. Meron akong nabasa nung araan, sabi. Hindi daw tama sabihin yung sana makakilala ako ng kagaya mo. Mga ganun. Hindi tama pala yun. Kasi parang pinakikilig mo lang yung tao. Hindi rin pwede sabihin yung hindi tamang sabihin yung alam mo ano ka, swerte yung mapapangasal ko. Mga ganun banan. Smooth yan. Is smooth. Hindi tama. So, yung mga reservations, mga ganyan, wag. Kasi, ano yan, papahamak nyo yung sarili nyo. Nasagot ba? May follow-up? Next. Meron na pagpa-reserve ka na ba? May reservation ka na? Meron na ba? May reservation na, amigo? Ano daw? Expired na? Promise ring. Promise ring. Okay. Ayan si Mrs. Hindi ko alam kung inside to or ano. Outside. Siguro inside or outside. Ano yung binanggit mo kanina na yung magulang, makinig sa magulang, mother's knows best. Siguro kasi yung mama mo ay mananampalataya. Pero marami kasing hindi mananampalataya na magulang na yun ang alam nilang best. Pero hindi pala ikinapapahamak ng kanilang anak. Pero yun ang alam nila kasi wala silang ano yung idea or view ng godly view. So, dahil tayo yung ano, nananampalataya sa Panginoon at nakakaalam, ibabangga pa rin natin yun sa natututunan natin sa simbahan, sa salita ng Diyos. I-evaluate pa rin natin yung sinasabi ng magulang. Yun. May mga magulang kasi na gusto nila yumaman ang kanilang mga anak. At gusto nila makapangasawa ng mayaman. Ng agad. Oh. Ah, na, agad na na yumaman agad ang kanilang anak. I've seen someone na
instead na makatapos yung kanyang anak, pinag-asawa ay agad. Pinag-asawa agad. Hindi naman handa. Ayun. So, may mga ganun nga na iba kasi yung alam nilang best. Yun. So, yun. Yun nga. Insight lang na ibabangga pa rin natin yung sinasabi nila sa tinuturo sa simbahan. Yan lang po. Salamat. Ayan. Amen. Categorically, sasabihin natin na hindi natin dinidiscount yung wisdom from our parents kahit pa unbeliever sila. Nandun yun eh, na by default, supposed to be, hindi gugustuhin ng magulang ipahamak ang anak. No? So, hindi, halimbawa, Christian ka, unbeliever yung parents mo, ay, hindi na ako makikinig dyan, unbeliever naman. Hindi naman sa ganun. Wag naman. pero, yun nga, kailangan, alam mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos. So, part ng honoring is consulting them. But at the end of the day, decision mo. No. So, kung tama ang sinasabi nila, kahit unbeliever sila, eh, sundin yun. Hindi dahil sa unbeliever sila, tama na sasabihin, susuwayin ko to, unbeliever to eh. Hindi. No? Or, believer man sila, eh, paano? Hindi naman sila infallible. Nagkakamali pa rin yan. May alam akong believer, sabi niya yung sa ano prinsipyo niya, ay, hindi ko pa nag-aral sa ano ha, mamahaling eskwela na anak ko para lang mag-asawa ng ano, hindi, alam mo yung walang sinasabi. Believer yun. So may both, ina-apply natin yung discernment, yung wisdom ng principles ng salita ng Diyos. Kasi hindi rin naman infallible yung Christian parent. Pero rule of thumb, makinig tayo sa magulang natin kasi yun ang utos ng salita ng Diyos. Pero kapag ang tinuturo nila ay salungat na sa salita ng Diyos, then we will rather obey God than men. Yeah. All right. Okay. Other questions? Chess? Chess? Yeah. Kayo? Ayan. And? Insight or outside? Advice? Oh. Anong ma-advise mo kay Miko? Good but reservation. Yung ano po, yung sa ano pagiging maingat dun sa mga pinapanood natin sa media. Parang ano, meron akong ewan ko kung saan namin natutunan ni Art yun, pero kung biyayaan kami ng anak. Parang ang ganda talaga niyang ituro na maging critical sa ano sa pinapanood. I think sa family, ay hindi, baka mamali ako. Pero merong this certain family na yun yung practice nilang ng parents sa anak nila. Na pag nanonood sila, inaalam nila yung worldview. Kasi iba yung Christian worldview sa worldview ng iba na ayun nga, daming pagka biblical yung worldview, in lens ng Bible yung ano parang ipinoportray, let's say ng movie kung tama man yung movie. Pero kung ano talaga, hindi talaga kung pagan. Meron talaga silang tinuturo na iba na yung nanood nga lang kami kahapon, ang dami iba. May LGBT na ano agenda, merong nothing matters, para ang dami talaga, tapos parang pinag-uusapan. Ano movie yan? Black Adam. Black Everything, Adam. Ay, Everything Everywhere All at Once. Ah. Hindi alam yun. Basta ano kasi siya, maraming universe. Ah, multiverse. Multiverse, oo. Science fiction. Ako parang gano'n. Tapos ano, nagiging, ang ganda niyang practice talaga kasi madi-differentiate natin. And kung matuturo natin to sa mga parang sa kids, kasi may expose at may expose sila sa ganyan eh. Magandang maging wise sila na ma-differentiate nila and ano talaga against sa ganon. Ayun, yan lang po. Amen. So yun ha, sa mga expecting parents or sa mga magpapursue ng marriage, by default gusto natin magkaanak tayo, kaya tayo nagpapamilya, ituro natin sa kanila. Huwag tayong maging passive. Pag hindi natin sila turuan, tinuturuan na sila
ng mundo. Pag nagbukas na ng social media yan, natuto na yan magamit ng cellphone, ng TV or whatever, sa TikTok pa lang, sa fashion, sa speech, sa relationship, lahat yan sinabi kay Timothy. Set an example. Kasi kung hindi, isiset yan ng mundo sa mga anak natin. Kailangan maturuan natin sila. Hindi pagbabawal. Okay? Iba yung restrict, nire-restrict lang natin sila per se. Iba yun, huwag ka manood ng TV, huwag ka mag-cellphone. Hindi. Tatanda, sabi nga ni Ann, may encounter nila yan. Dito sa bahay, hindi nagsiselfone. Pagdating sa school, nangihiram ng cellphone yan. Yung class yan, tuturuan yan. So maganda, maituro yung principles. Para pagka may encounter nga sila, sabi nga ni Ann, ma-aware sila na ito yung view namin, biblical worldview. Eh sa inyo yan, mali yan. Kami lang yung tama. Joke. De, yung salita ng Diyos yung tama. Ayan. Alright. Sige po, next. Other question? Bawal ba, ako magtatanong, bawal ba mag-boyfriend and girlfriend sa CRO? Bawal. Bawal ba? Pinagbabawal ba yan? Ang sagot dyan, hindi natin pinagbabawal. No? Pero hindi rin natin nire-recognize. Meaning, hindi ko para sabihin na, oh, nagkakasala ka pag boyfriend, may boyfriend ka, may girlfriend, hindi. Hindi lang natin na-recognize na yun ay biblical view ng relationship. Ang in-uphold natin is courtship, betrothal or engagement, and then marriage. In between, ayaw nating magpo-hold na hostage sa kultura na ganun yung mga nangyari, intermediate state ng relationship. Kung maari nga, kung sinagot ka na, ano pong patatagalin nyo? Ay, proposal na. Marriage na, kasal na. Yeah. Amor? Follow up dun sa sinabi mo. Mm. So, anong gagawin natin kung may meron dito miyembro na gustong magkaroon ng ganong intermediate relationship? Ito, tuturuan natin sila. Makita nila, masagot nila yung tanong na why? Bakit gusto magka-boyfriend? Kung hindi yun patungo sa marriage, kung boyfriend lang talagang hanap mo, ipipersuade natin siya na mali yan kapatid. Dapat, kung papasok ka sa romantic relationship, in view of marriage. At dapat maintindihan mo yung hindi dapat na at dapat lang na ginagawa within a romantic relationship. Ang boyfriend and girlfriend, to tell you honestly, as sa pag kakalinaw ng salita ng Diyos sa isipan ko personally at sa mga napag-aaralan natin, yung holding hands nga eh, ginagawa lang dapat ng mag-asawa eh. Isipin mo yun. Diba? Eh sa boyfriend-girlfriend, more than that, nangyayari. Diba? Ngayon, hindi naman para sabihin ko, oh, nagkakasala kayo pag naghawakan kayo ng kamay. That's not the point. The point here is, saan tutungo yan? Anong plano mo? Ano yung ultimate goal, 'di ba? It's like a gateway to sin. Well, we can say that. But that's a gateway to sin or whatever. But I would rather not use the term na gateway to sin kasi kahit wala naman kayong physical contact, kakasala, pero unwise na lang. Ginagamit yung term na that's unwise. Hindi siya magandang practice. So, paano kung iligay niya, follow-up ulit, sorry, parang scenario kasi to. Paano kung sabihin niya, sabihin nila na, kunyari lang, may member dito na ikukot yung binanggit mo na hindi naman bawal, di ba? Hindi naman bawal. Hindi mo sinabing bawal. Hindi na lang sa akin yun. Sa iglesia na yun. Kailangan magtulong-tulong tayo na mapaintindi sa kanila na hindi natin nire-recognize yun. At kailangan mag-ingat sila kung yun ang inaano nila, pinoperson nila.
Kasi ang sexual immorality, may kaakibat na church discipline. Diba? Pag nagpamilit ba yung dalawang, ano na yun, I'm not saying na may nag-exist dito na gano'n ng thinking, no? Oo. Maaari lang kasi, diba? Subject to disciplinary action na ba yun? Pag nagpumilit sila. May sin ba na na-commit? Kasi hindi naman sinful yung boyfriend-girlfriend relationship. Hindi naman siya sinful. I'm saying this na sa akin ang gagaling na hindi sinful yun. Yung ginagawa na maaring kasalanan sa loob ng ganong relasyon, yung nagiging sinful. Ngayon, kung wala talagang marriage in mind, pwede siyang ma-call out. Silang ma-call out. Ano yan? Kausapin natin, mga kapatid. Pag-usapan natin yan. Ano yan? Anong meron kayo? Diba? If you're in your right mind, dapat masagot yung mga tanong na yun. So, hindi subject to disciplinary action ang kapatid na ganon. Kasi ang... Na, kahit na hindi sila nakikinig sa counsel. Again, kasi masyadong broad yung spectrum na yun eh. Kailangan may sin eh. Ang dinidisiplin yung may pagkakasala. So, ang ano dyan, pagdating sa membership, pwedeng hindi sila ma-accept sa membership. Dahil magiging questionable yung profession ng faith nila ng yung regeneration, yung pagiging Christian, genuine Christian na, ba't hindi ito nakikinig? Ba't hindi ito nagsasubmit? Maki-question yun. Pati yung value nila sa marriage. So, pwede natin, tayo, sa kongregasyon, sa membership, genuine members, pwede natin i-decline. Hindi dahil sinasabi natin hindi sila Kristiyano, pero yung mga parameters na nagdududa kami, bakit ganyan? Hindi niya pinagpipitaga ng kasal. So to set things clear lang. I'm sorry? To set things clear lang, ang stand pa rin natin is courtship to engagement, then marriage. Yes. Okay. Courtship, engagement, or betrothal, then marriage. Kasi ang tanong, so paano kami magkakilala? Kung di naman kami, ano, how would we know if we're compatible? Dapat bago mo niligawan, alam mo na yun eh. Kasi hindi ka naman niligaw ng stranger. So, ang ina-pull natin, pursue godly friendship as brothers and sisters in Christ. Mutual edification, di ba? Yun yun. Okay. Questions? Evan, may tanong? Wala naman. Magtanong na kayo, ha? Sa, ano, G-Meet, baka may tanong. Ayan, si, ano, Richard, may tanong. Tama ba na i-correct mo yung, ano, isang non-believer when it comes sa marriage? Na pagdating doon sa maling relationship kasi ang thinking ko di nila maintindihan yun eh. Ang pinaka thought is wala sila sa Panginoon. And giving the fact na sabihin mo yung mga ganong violations or yung kanilang sin is i-ano nila yun, i-re-reject nila. So, tama ba I mean, mas okay ba na ganun ang gawin directly na mali yan o ipaintindi sa kanila na mali yung state nila instead. Kasi hindi may sagot na ako eh. Although gusto ko lang din malaman para din sa benefit ng lahat. So for example, meron akong friend to unbeliever. May jowa siya and they live in. So tama ba na sabihin ko na mali yan or something na ito yung dati pinoporso nyo knowing the fact na hindi sila believer. Oo. Yeah. Rule of thumb,
if we're concerned to anyone, especially unbeliever, because of a certain sin, or for that matter, any other sin, okay na i-call out yon. Pero responsibility natin na sabi, na i-share sa kanila yung gospel. Kasi kung hindi, parang sinabi mo lang na, uy, may cancer ka, pero walang gamot, di ba? So, that is very, para sa akin, rude na sabihin mo sa kanya yung kasalanan niya. Para ka lang nag-point out na, oh, kasalanan ka, para kang pariseyo lang without pointing them to Christ. Kasi, and I will not go as far na sabihin na hindi nila kayang maintindihan yun. Sa pag-aaral ko ngayon sa GMA, no, isa sa apologetics class namin, tinuro sa amin na may kapasidad ang tao, kahit unbeliever, na created in the image of God to understand things. Hindi man maintindihan yung spiritual things the way we understood it, pero there is a level of understanding sa mga prinsipyo. So we trust the Lord na by calling out yung sin, nagtitiwala tayo na sinishare din natin yung gospel na ang Diyos ang magbubukas sa mga isipan nila. So kung may kaibigan ka na unbeliever, fornicating or living in, it would be cruel, rude na i-call out lang yung sin without giving the solution or yung gospel, no? So dapat may gospel presentation din. Ayan. Sa kahit anong sin yun, ah. Kahit anong sin. For example, addiction, drug addiction. Ganun din. Hindi pwedeng addict ka, masama yan. Eh, para ka lang si Duterte, papapatay mo lang yung addict. Patayin kita, ganun lang. Share the gospel. Yeah. Po dun, when it comes sa ganun, no? May chance naman na na-share mo yung gospel pero they reject or hindi nila pinansin. Eh, yun na yun. Terminal na ba yun? O you should stop na sabihin sa kanilang mali yan? Rule of thumb, hanggat open sila makinig, mag-share ka lang. Pag direject na talaga, pagpagpon na yung sandalyas mo, kumbaga. Okay, thank you po. Lalo pag hostile na. Other questions? Miko, go ahead. Hello. Yung sa akin po, ano? Paano pag halimbawa, ready na po yung ano, yung isang tao. De, pero ano, sinasabi niya na parang wala pa siya nararamdamang feelings sa isang tao. Kumbaga, yun, wala pa pong feelings ng ano, ng basta ganun. Kailangan po ba magtuloy siya sa pagiging single? Wala siyang choice eh. Totoo naman, di ba? Kung ready siya mag-personal na marriage, pero wala namang pangaramdam, hindi pa siya romantically attracted to anyone, wala siyang choice. Magtutuloy siya sa marriage. Pero nagigets ko yung question mo. So, elaborate ko lang. And correct me if I'm wrong. Single, ready na magpakasal, marriageable na, pero wala pang nahanap. Tama ba? Wala pang tumitibok na puso or ano man. Mag-pray siya. Panalangin niya. At pursue godly ano nga, friendship. Kasi baka kaya hindi naman ito na-attract sa kahit ano. Eh, baka laging walang kinakausap. Di ba? Solo lang. Ganun. Hindi nag-engage sa meaningful ano, relationships or meaningful friendships. Wala talaga. Di ba? Bawa, pag nandito sa church, steady lang. Walang kinakausap. Diba? So, ang payo ko sa iyo, Miko, makipag-usap ka sa mga... Hindi, joke. Hindi ko sinasabi ikaw yun. Ready ka na? Ready ka na? Ay, ano? Question. Ready ka na ba? Follow up. Ayan. Kaya sabi ni Pastor Joseph, sabi niya, do not tease. Huwag mang asar. Huwag mang, ano, partner. Mang encourage. Ako, may encourage ako dito ngayon. Talagang very vocal ako na pursue mo ito, ganito, ganyan, pinagpipray ko yan. Bakit?
eh, yung help ko eh. For example, si, sa case ng question ni Miko, na hindi naman siya yun, na wala, ready siya, mukhang marami na itong pera sa bangko. Ready na mag-asawa, pero wala namang na ano. Eh di, encourage ko siya na ano, kapag-usap ka sa mga kaibigan, ganyan, pursue yung friendships, di ba? Go out in groups, di ba? Bible study kayo. Nagpa-Bible study ba na tayo? Kayo? Ayun. Yun. Encourage natin. Sa kababaihan, ganun din eh. Ino-open up rin natin yung opportunities na makita nila. Ang mahirap kasi nga sa case ng kababaihan, naghihintay lang sila. So, naghihintay lang. So, kailangan tayo mga lalaki, responsible tayo to pursue. Ayan. Other question? Bago mag... Miko. Ay, Rico. Last one ba? Okay, last one. Ayan, sa mga nasa kitchen, baka may tanong kayo. Okay lang. Narinig nyo ba doon? Okay naman. Baka may tanong kayo. Ali? Ali, may tanong ka? Birthday girl. Magtanong ka, birthday mo. Ayan na, ayan na. Pag ano? Magluto ng palabok. Kailangan mo... Kailangan mong bumili sa Jollibee. Oo. Sa mga inasal, may palabok. Ayan. Ayan, brother. Elder. Ano lang to? Question to pass. Ah, bro. Hindi ko rin alam kung nasagot to before. Pero it is necessary ba na ano? Always yung romantic love pagdating sa pursuing a marriage? Sorry, always... yung romantic love, necessary ba siya na, ano, in a pursuing ano, romantic love? Oo. Sagot dun, oo. Kasi, yun nga, yun sa what is love or yun sa marriage, it is romantic love with care for another. Depending care lang, ano lang yun, friendship. Kung walang romantic love. Ang game changer sa affection ng friendship is yung romance. Kung walang romance, walang mangyayaring pursuance ng marriage. Pero, at the same time, nade-develop kasi yun. For example, hindi ka naman pinanganak na meron ka ng iniibig ka agad. Eh. Hindi naman totoo yung di pa kita nakikita na ano yan? I knew I love you before I met you song. Alam kong mahal na kita kahit di pa kita nakikilala. Mali naman yun. Hindi totoo. Huwag kayo maniniwala doon. Ano lang yun? Pangpakilig lang. No? So, kailangan kilalanin. Kilalanin yung tao. Kailangan magkakilala. For example, no? May nabasa ako nung nakaraan na responsibility. Ito ah, yung lalaki. Yung mga kalalakihan, responsibility natin mag-pursue. Okay? Ang kababaihan, responsibility nyo naman, kilalanin. Hindi lang yung nagpo-pursue, pero yung mga kayo, kapatid sa Panginoon, kilalanin nyo sila. No? Dahil, for example, hindi lang para sa inyo, para rin sa mga kapatid. Kasi magtatanong, di ba kayo nagtatanungan? Sis, okay ba siya? Kasi parang ano eh, or 'di ba? Ba-advise natin sila. Eh kung hindi mo kilala kunyari, hindi mo kilala si Bitoy. Oh, hindi niyo alam na ang galing pala mag-preach ni Bitoy. Oh, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Preacher, ano yan? Revivalist. Oh, eh kung hanap pala nung kapatid eh magaling mag-preach, eh hindi mo nalaman. Malapol po siya. Ayun. Nagpapababa ng apoy si ano eh. Si Bitoy. Kaso hindi Paul Washer, dishwasher. Joke lang. Okay. Sige, mukhang gutom na kayo. Baka may follow-up doon? Okay. So, kailangan may romance. Hindi, guys ah, huwag kayo magpapapressure just because may naligaw. Ayun na. Wag. Kailangan talagang may nararamdaman. At the very least, at least merong aware ka sa sarili mo na meron.
Ngayon, kung hindi ka pa sure na meron kang nararamdaman o wala, pray about it. Ask people. Diba? Mag-ano ng counsel. Pero kung sure, basta ang importante, that's sure ka. Kung ano man ang kinilalagyan ng puso mo, dapat 100% sigurado ka. Okay? Okay ba yan? Okay? So, yan, 12:02 na pala, no? So, sa GC, ay sa Grab, Grab, Grab Meet, masakit yung bato ko. GC, sa Gcash, you can send your stars. Mga entrepreneurial talaga yung mga taga CRO. Kasalanan ni Jessica. Pamain na lang. Ayan. Kung wala nang tanong sa usher kayo ha, sa GC ha. Ay, sa G, sa Grab. Ano? G-Meet! Okay. Okay, kung wala, tayo mag-close na. Shopee checkout. Ayan, pray tayo. Okay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nagtakda ng romantikong relasyon, pag-aasawa. Kaya kami po ay kumukonsulta sa iyo. Nagpapakumbaba kami dahil wala kaming kaalam-alam dito, Panginoon, kung hindi mo ituturo sa amin. Kaya salamat o Diyos sa yung biyaya na narinig namin ng mga prinsipyong ito. Naturuan kami kung paano namin hangarin yung tamang pag-pursue ng romantic relationship in view of covenantal marriage. So I pray, Lord, sa buong CRO, habang kami ay naghihintay ng kaganapan ng covenanting namin, Lord, ganun din namin asamin, Panginoon, na maitama yung mga puso't isipan namin in view of romantic relationships, in view of marriage, Lord God. We pray, Lord, na i-edify namin ang bawat isa, that we would be able to spur one another into holiness in pursuance of marriage, O Lord. May mga struggle kami sa aming mga purity in our pursuit of holiness and purity. We pray, Lord, na itong bagay din na ito na pinag-aaralan namin, mag-stir up din to sa hearts namin, Lord, na maitama yung mga puso namin. At if we are in sin, nasa kasalanan kami, Panginoon, ng sexual immorality or any sin, Lord, na nakoconvict kami, Panginoon, dalangin namin, Lord, na tulungan nyo kami na makalaya dito, tulungan nyo kami na mag-repent, Panginoon, pagsisihan ito at mabuhay in pursuance of holiness and purity. Salamat o Diyos sa mga pamilya rin na nandirito, sa mga mag-aasawa, na meron kaming malalapitan din, Panginoon, upang konsultahin sila, Panginoon, patungkol sa mga pag-nais namin na makapag-asawa din. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Patuloy mo kaming pag-isahin sa isang espiritu, sa isang pag-ibig, sa ilan may isang Diyos, isang bautismo. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. We haven't prayed for